thank you. Thanks for taking care of Matty Boni. Nauna na si Mrs. Ozdemir, and I told her about our next step sa case. Yeah. Ang importante dito is we do the best for our client. Ang focus natin is yung kapakanan niya. Wala namang ina na gustong pabayaan o kaya iwanan ng kanyang anak. Siya naman ang totoong ina ng bata. And I'm sure, pinagsisisihan niya lahat ng pagkakamali niya in the past. Wala namang kasing ina na gustong saktan yung kanyang anak o kaya pabayaan ito. These are the years na I'm sure gusto niyang punuan ito. You're so profound, Mom. And I like your wisdom as always. And thank you for helping me in this case. Buti na lang talaga, ako lang yung nag-iisang anak mo, kaya wala akong kaagaw sa pagmana ng galing mo. Your only kaiha. Yes, of course, anak. And I'm so proud of you. Tara. Attorney, kaya mo pala tinanggap yung kaso ko. Kasi hindi lang dahil malapit ito sa puso mo, dahil inabandona ka rin ng nanay mo. Kung hindi dahil mahusay ka talaga, abogado. Attorney, you can win this, right? Huwag kang magpapatalo sa kami. Kailangan mapunta ang bata sa kanya. At mangyayari lang yon kung matatalo mo ang kapwa ni Mary. Reset pa rin po ng reset ng hearing date yung judge sa kaso nyo, Tinang. Sa mahigit 4 na taon ko dito, parang hindi ko na alam po ilang beses ko nakapag-hearing. Hindi na lang ako sigurado eh. Dalawang witness pa lang din po yung pinapresent ng prosecution eh. Yung doktor at yung polis. Kung sa bagay, yung isang kasamahan ko dito, parang 12 taon na raw na nakabinbin yung kaso niya. Ay, yung ako na po yung abogado niyo. Hindi na po natin papatagalin ng ganun katagal. Pinag-aaralan ko na po yung mga naunang present na ebidensya para pag-hearing, alam na po natin kung anong ipanglalaban natin. Anak, yung bagong hawak mong kaso, kamusta na? Medyo pressured lang po dun sa child custody case eh. Dahil siguro isa to sa mga una mong kaso. Kaya ka ganyan. Pero huwag ka mag-alala, anak. Masasanay ka rin. Pero siguro, no? Kung ako na yung ilalaban mo sa korte, naku, sigurado ako. Lahat sila makikinig sa'yo. Alam mo, anak, naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam niyo po, Tinang, nung nalaman ko po lahat-lahat tungkol sa pagkatao ko, pakiramdam ko po, pinagsakan ako ng langit at lupa. Pero hindi niyo po ako iniwan. Kaya maraming salamat po sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Ikaw talaga? Siyempre naman. Hindi ka mahirap mahalin. Kaya bakit kita iiwan? Kaya nga po siguro nakaka-relate ako dun sa kaso ng bata. Kasi kung kagaya niya po ako na nalaman ko lahat sa murang edad, sa inyo pa rin po ko sasama. Lahat po gagawin ko para sa mga katulad niyo, Tinang. Oh, you look so busy. Busy? No, I'm just looking at this. This
isn't that the case of Era? Why are you so focused on this case? It's not even your case, it's your daughter's. Is this because of Lorena and Constantino? Dahil ang DNR ang kalaban? Okay, I admit, muntik na akong sumabog kanina kay Lorena. But it's more than that, Spanky. I can relate with Nimia. Inabandonan niya ang anak niya and now she wants her back. It reminded me about myself. It seems like may peklat dito sa puso ko na hindi maalis-alis. It's so hard. Kahit hindi niyo po ako totoong anak, minahal niyo po ako. Ikaw talaga. Pero salamat ha. Nakita mo ang halaga ko. Kahit hindi ka nang galing sa sinapupunan ko, tinuring mo rin ako na parang tunay mong ina. Mahal na mahal ko po kayo, Tinang. Huwag po kayong mag-alala. Mailalabas ko po kayo dito. Pangako po yan. Naniniwala ako sa'yo. Kaya naman nagpapakatatag ako dito. Ikaw anak ha? Iingatan mo yung sarili mo. Huwag mong papabayaan yung kalusugan mo, ha? Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Basta po, pag nakalaya na kayo dito, yun na po ang pinakamahalagang mangyayari sa buhay ko bilang isang abogado. Gusto ko po kayong makasama nang wala kayo sa likod ng mga rehas. Tsaka kahit ano po pong sabihin ng iba, para sa akin, kayo po ang tunay kong ina. Hindi ko na po gusto na hanapin pa yung totoong nanay ko. Dahil para po sa akin, Tinang, kayo po, ikaw po, ikaw lang sapat na, Tinang.